Sa iba pang mga balita, nag-anunsyo ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA na may dagdag sahod ang Taiwan sa minimum wage ng mga manggagawa nito, kabilang na mga Pilipinong nasa bansa. Ayon sa POEA, inaprubahan na ng Ministry of Labor of Taiwan ang dagdag minimum wage salary ng mga manggagawa mula sa dating 23,800 Taiwan dollars. Ngayon ay nasa 24,000 Taiwan dollars na o may katumbas na 40,000 pesos. Bukod dito, ayon sa Ministry of Labor, may dagdag na benepisyo rin ang 1,500,000 manggagawa, kabilang na ang 470,000 foreign workers, kung saan 150,000 sa mga ito ay Pilipino. Sa kabila ng mabuting balita, niyanig naman ng magnitude 7.1 na lindol ang karagatang bahagi ng bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, dakong alas 8:23 kagabi. Matatagpuan ang epicenter ng lindol sa 231 kilometrong timog silangan ng Jose Abad Santos. Ito ay ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC. Naramdaman naman ang Intensity 5 sa General Santos City, Intensity 4 sa Davao City, habang bahagyang naramdaman ang pagyanig sa Bislig, Surigao del Sur. Ayon sa PHIVOLC, tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 116 na kilometro. Gayunpaman, wala namang inaasahang tsunami sa lugar, ngunit maaaring magkaroon ng mga aftershocks sa susunod na mga oras o araw.